Sa video natin is ipapakita natin paano gamitin yung zero tier at saka yung in-growth format management ng venda natin. So sa system namin, pwede siya gamitin sabay para in case offline or maintenance yung isang remote mo, meron ka pang backup. So pwede siya gamitin sabay. So advantage lang ng zero tier, discuss lang natin ng konti. Yung zero tier kasi is hindi siya nagbabago ng remote link. Compare sa in-growth, in case nag-reboot or nag-restart or nag-on off yung machine mo or vendor mo, nagbabago minsan yung link. Kasi kaya nahihirapan ka minsan mag-open, pero meron siyang other way to check the link. Papakita lang natin mamaya. Okay, to start, sa zero tier muna tayo. Punta ka lang sa website ni Zero Tier. Click sign up. Para mas mabilis, log in with Google account. And click create a network. Okay. So, yan lumabas. Click mo lang. Next, gagawin mo ito yung network ID. So, i-copy muna natin to. I-save ko lang sa messenger ko. Para mamaya, madali na lang mag-copy-paste. Okay, next. So, kukunin muna natin yung network ID. Just copy. Punta ka sa admin ng vendor mo. So be sure may internet ka. Ganyan. Login lang tayo. Punta ka sa settings ng vendor mo. Hanapin mo yung zero tier. Yan. Okay, click mo itong network ID, tapos paste mo, be sure tama yung network ID, then click yung save na button, yan, and then enable, and click save ulit sa baba. Okay, next. Nakalagay yung status access denied. So next gagawin mo is ito. Refresh natin. Check sa baba. So ito yung OPI mo. Check MAC. So makita mo dito E5CD. Ito yung MAC ng machine mo. Check natin ulit. E5CD. So tama. Ito yung OPI. Just check. Lagyan ko ng pangalan. OPI. Okay. So wait natin mag online at lumabas yung IP ito. Ito na yung IP niya. So meaning connected na yan. Or online na yung vendor mo. So just click. Try to refresh. So status niya is okay. So good na yung vendor mo. Nakalink na yun sa server ni Zero Tier. Okay, ano next? Siyempre, gagamit ka ng phone or laptop. So start tayo sa phone para ma-remote mo yung vendor mo. Okay, next gagawin is install ka ng Zero Tier. Sa Play Store or sa iOS. So after mo na install, open lang, click yung plus sa taas, yung ID, ito yung purpose natin para madaling makopy.
copy. I-paste mo lang dito para sure na walang mali. So after mo na paste, just click add network. And then, enable mo yung sa gilid, ganyan. So click OK. After nyan, refresh mo yung zero tier. So kung may nakita ka sa gilid ito, MAC is DD96. Check natin. Click. Refresh lang natin. Yan. DD96. So tama, DD96. Next gagawin natin, check. Para mag-online. So wait natin yung IP dito. Lalabas. Ito sa phone, click allow lang. Allow. Okay. So dito, may lalabas na IP na sa laptop mo. Online na din yung sa phone mo. Ito sa baba. Okay. So anong next? Pag online na yan, balik ka sa admin portal mo. Then, IP address, ito. Just copy. So, para sure na matest natin, pwede ka mag-connect sa direct sa ISP or internet source mo. Or data, kung naka-data ka. So, try natin. Kung ma-remote natin. So, ita-type mo lang yung IP. Lagyan mo ng ganyan na symbol. Tapos admin, click go. Pwede mo na ma-remote yung vendor mo. Okay. How about pag gusto mong gamitin yung laptop? So ito yung next step. Punta ka sa taas, click mo itong download, so ito lalabas. After nyan, piliin mo yung Windows, click mo lang. So after mo na click, automatic download yan, ito lalabas sa baba. So after makomplete, punta ka sa folder mo, double click mo lang to. Okay? After matapos yung mag-install, cancel ko lang. Kung di mo mahanap yung file mo, search mo lang kung saan na-install. Zero tier, open file location. So ito, copy mo lang. Copy and paste sa ano mo, sa desktop. Just paste. So meron akong shortcut, X ko lang. So next gagawin mo, double click. Ganyan. Check mo sa baba, mayroong icon. Yan, quit ko lang tong isa. Nag-double kasi. So ito, right click. Click mo yung joint new network. So next gagawin natin, balik ka sa zero tier mo. Network ID, just copy. Balik ka sa desktop. Paste mo lang. And click join. Okay? So balik tayo sa refresh na yung zero tier. So check natin, merong lumabas na C275. Check natin. Click. Just right click.
C27B. Ethernet is C27B. Check natin C27B. So tama yung ito yung PC mo. Okay? Lagyan mo lang PC. Ito OPI PC. Ito is OPI. Okay. Next, check. So after mo na check, wait mo labas yung IP. Yan. Kung may IP na, last seen is online nakalagay, pwede mo na gamitin yung PC mo. So anong next gagawin is, punta ka sa admin mo. Transfer tayo na ibang wifi para matest natin. Dito tayo sa direct sa ISP ko. Open tayo new tab. Paste natin yung IP na OPI natin. Check. Lagyan natin ng ganyan. Assemble. Tsaka type natin admin. Click enter. So pwede mo na ma-remote yung benda mo using your PC. Okay. So next natin is yung ingrok naman. So mas madali ito kaysa sa zero tier. Gagawin mo lang sign up. Ganyan, click mo lang ito, sign up ka, click mo lang ganyan. Escape ko lang to. Since naka-sign up na ako, login ko lang and click login. Wait lang natin. So next gagawin, punta ka sa ano mo dito sa setup and installation your token, just copy, punta ka sa admin mo, change tayo ng wifi sa bendo. Okay, punta tayo sa admin portal sa baba. Dito sa ingrok, just click edit, paste, be sure tama yung auto token mo, and click save, and then click refresh. Yan. So mas madali siya, ganyan lang. Pwede mo na itong magamit yung ingrok mo. So, paano gamitin? Just copy the link. Copy. And then, paste natin dito. Add natin ganyan. Then, admin. Click enter. Pag yan lalabas, click visit site. Pwede mo na magamit yung or ma-remote yung benda mo. Okay? So, ganyan lang kasimple. So, yung sinabi ko kanina, if in case mag-change ng link, check mo yung website ng ingrok. Kung yan ba still yung link ng remote ingrok mo. Kasi nagbabago yan if in case mag-restart or ma-remote yung benda mo. So, dito ka lang sa Cloud Edge and click Endpoints. So, dito makita mo yung link mo ito. I-copy mo lang to. Just copy. And then, add tayo ng tab, paste. Ganyan, lagyan natin ng admin. And click enter. Yan. So, lalabas yung admin ng benda mo. Copy ko lang. Punta tayo sa browser. Add lang tayo new tab. Paste. Lagay ka ng ganyan, tapos admin.
Click go. Click visit site. Pwede mo na ma-open yung Bendo mo. So test lang natin, change wifi tayo para sure. Paste lang. Lagyan ng admin. Slash admin. Go. So, pwede mo na ma-remote yung vendor mo. So, ganyan lang kadali. Pwede pagsabayin ang zero tier at saka yung in-group. Okay. So, if meron kayong clarification, just pay me. Thanks.